Electric versus magnetic interaction. In this presentation, we are going to differentiate electric interactions with magnetic interactions. Okay? Diba? Ang kanang imong electric field sa previous na to nga lesson na observe na to nga inani po dai no ang dagway. Ang imong magnetic field, di ba, mamao sila dagway, north or south. So, makaingon ba ito nga? Basig pareha ra sila, but they are different. Charges are not magnets. Magnets are not charges. So, definitely, they are not the same. So, unsa ang ilang kalainan, lahi ang magnet, lahi ang charge. So, one can produce positive only or negative only charge. However, di ba, katong sa Van de Graaff generator ni mo, concept sa previous na itong lesson, pwede ka maka-induce and then mag-ground o ining charge. You can do many things. So, pwede naman mabulag ang imong plus o minus na charge. However, for magnets, it's different. Ang nahitabo, ginoon sa pagbuhat ang magnet. So first is na kay lanay ng material. So kanang imong lanay ng material, butang na siya sa imong furnace. Dayon na siya yung mold. Then once na form na siya, i-expose din siya sa kanang magnetic field nga gi-create gikan sa kuryente. Katong nag-create dito dayon, so naa na magnetic field nga form ang imong magnet. So naa na din kay una ni example U magnet. Okay, bali ang idea sa machine nimo dito kung asa to gi-mold ang imong bar magnet is ang magnetic field dito is naka-U pod ang iyang field dito na okay. And now, so again, last time, no single pole or monopole magnet has ever been found yet. Duha ni siya ka implication, it's either wala gyud, it's either none, or is there any? If na ibago, it will lead to another set of technologies for us, because so far ang idea is wala, dili ni siya posible. But is there any? If there can be found, nga nani bago ni siya nga science. Okay. Now, so the first differentiation, katong unang pagkalainan nila is that charges can be positive only or negative only. But magnets cannot be north only, di ba? Kaya kung buak ko nimo ang north south, mag-create po siya another north south. Consider this as a charged particle. So, kung ma-expose nimo siya og electric field, gikan sa at-rest mo accelerate siya. Nag-create na siya force. Ang force niya is Q times E. Tungod na ni, na kay force, diba, F equals MA man. So, na ay acceleration. Acceleration, which is from zero to V. So, una, so V time. So, na mag-increase ang iyang speed, no? Mag-starting from zero. Kaya, at rest, biato siya. So kung wala ning electric field, nanira siya. Once na-expose siya sa electric field, move na din siya, nag-accelerate. Okay. How about for a negative charge? So ang electric field, ang exposure sa negative to an electric field, pabali ang motion niya. Dili siya along the direction of electric field. Now, what if nag-move daan ang charge? So unsa may tabo? Diba? So na si pass nga pahiwi. Kay nganong ina naman, again nag-accelerate siya towards that. Along this line wala acceleration. Acceleration is zero. Pero di ani
to that direction ay acceleration A2. Okay? So munang muhiwi siya. Ani ang dagway niya, no? Electric force is along the direction, same direction of the electric field for positive charges. Ba nakita na to? Balihon naman sa negative. Now, how about kung exposed siya sa magnetic field? So, balik na, no? At rest. So, muna siya yung charged particle, positively charged particle. And then, exposed naman siya sa magnetic field. Saan yung tabo? Okay, imo gani siya, wala gani siya mahitabo. Kung at rest siya, wala mahitabo. Ang, by the way, our notation is, pag nakaana gani, ang meaning ani is, into the page. Na isa ka direction, kanang dot lang, out of the page. So, bali, nata sa top view ba nga, dito paingon. Ha? Dito paingon ang direction sa magnetic field. Pero nakakuan gid siya. Diba? So, na X. Yeah. Na. Muna yung 3D ni mo nga kung nakay X, Y, tapos na din ng Z. Muna siya yung 3D. So, na, ayang direction is negative Z. Ina ni may standard ni mo nga Cartesian 3D. So, na siya. Ang iyang direction is negative Z. Okay na. Muna bahala o get sana na. So, ganina, at rest, exposed magnetic field, nothing happens. What if the charge is initially moving? So, nag-move siya in this direction. Nasa yung motion. Dito pa yung ano. So, may tabo. Ang may tabo is mo create siya og kanang circular nga motion. Kuya kayo, no? And ano ang observation? And ganun man na siya. So, nata explanation niya on a different dito sa next niya lecture. For now, ikuan lang na to ang, so, we're going to look at it sa lantaw na to on the side. So, kini siya arrow. Di ba? Arrow man siya. Kining niya. Diba? Atong tanawon siya sa kilid. And the side view, sumuni siya dito ang imong circle. Tuyok siya diha. Nato diha imo ang circle. So, kung lang taon mo sa side. So, mara siya up and down, up and down. So, no? So, magnetic field, muna ilang ikaduha kalainan. That magnetic field, ang magnetic force is perpendicular to the magnetic field for positive charges. Bali lang gihapon sa counterclockwise lang rin sa negative, no? Now, ang second nga kalainan nila is that electric field pushes in its direction a static or moving charge. So, muna siya na. But a magnetic field pushes perpendicularly in its direction a moving charge only. So, moving charge lang. Katong static or non-moving charge, wala si effect. Kuya, okay, no? And then number three, the only way that we can differentiate them or kanang tagaan na to, i-compare na to sila is to look at how they are connected. There's something that connects them. Diba? Makita na to na moving charge. Kaya unsa kanang moving charge, pumunta imong current. Diba? Kay, diba, imong I is equal to Q over T. Diba? Mama na lang. DQ, delta Q, delta T. So, kung na kay moving a charge karon, wala siya kurente gihapon. So, collection of charges na kay current kay ring wire. So, na kay wire nga na kurente. It creates a magnetic field around it. Muna siya ang connection nila. Kaya, ano? Na, dili lang di ay ang katong mga bar magnets ang mag-create ng magnetic field. But, the current carrying wire, kator po na i-kurente. So, kung naka-off, di wala. While a changing magnetic field, so, mupo na siya. Kung imong isibog-sibog ang magnet, makakreate mo siya electric field. That is,
pwede siya maka-create og kuryente kung naa kay katong imong sa voltmeter, naa kay ammeter, naay reading sa imong ammeter kung imong i-move ang magnet with respect to nga nakaduol sa wire, naay mo agi nga kuryente sa wire kung i-move imong magnet. So muna kuyo, no? Muna ilang connection. So muna yung pasabot ganina nga kung naay kuryente ani towards that direction, ang nahitabo is na ay magnetic field. Ano yung katong kumpas? Katong mga kumpas na punin mo, no? Na kay north o south sa mga kumpas. Dayon ang consistent nga po niya nga always gid siya nga pa counterclockwise kung nasa up. So bali, ngayon na ni. So muna, natay right-hand rule. Right-hand rule. Nga kung muni ang stamp din mo, muni siya ang imuhang current. Siyempre, ang imuhang mga fingers na mo, curl na siya, no? So, paana din siya. Ang direction sa magnetic field, paana ko siya. So, bali kung naakay, so, di ba ganina akong konsen niya, no? Kung nakay going in, sumuni siya imong thumb. Going in, this is your thumb. So ahaman ang curl imong fingers. Sumuni. Sumuni ang imong thumb. So paana imong lima paana ang imong mga fingers. Ana, no? So ang direction sa imong magnetic field is paana di siya in circles pangit lang yung pagka-circle ako pero in circles na siya dapat. Okay, kung naapog kay going out, di ba ani man ang going out, no? Ng dot, makakita lang kag dot na going out. So ang muni ang imuhang thumb, so pasulod ang imuhang thumb, okay. Baliktad dito ganina, no? So going out ang imuhang thumb, so out, going out. So paana ang curl sa imong fingers? Paana ang curl sa imong fingers karon? Ano mo imong kamot, no? Daghan ang fingers diha. So ang imuhang magnetic field is paana siya? Ang direction sa arrow is according sa curl sa imong fingers. Now, kung po ka going in, so going in, ang imuhang thumb is going in. So asa man imuhang use right hand only. No left hand, not left hand. Okay, so ang mahitabo is ang imuhang fingers karon mo ng thumb, no? Dayon pa-in man to siya, so paana na to? Paana ang imuhang kuan karon? Na sanadiri mo mga fingers, no? So ang direction sa magnetic field kay unsa na pod according sa unsa direction na nga curl sa imong fingers to this arrow. So kung muna ang direction sa imong kuryente, muna ang direction sa imong kaning blue, muna siya direction sa imong kumpas. Imo siyang i-probe, imo siyang isubay-subay ba. Isa na sa near that current carrying wire. So unsa makuha nato din, ha? Muna siya ang concept nga ginagamit sa generators o sa imong transformers. Dayon, kini nga concept, nag-involve siya o kining idea about magnetic flux. So muna nga sa next nga lesson, mag-involve ta og discussions on magnetic flux. So, kini siya nga mga, actually, ang atong current nga technologies karon,
na this is at the heart of all the electronic technologies that we have right now, what you call the Maxwell's equations. In these Maxwell's equations, we can know the relationship between the electric field and the magnetic field. So your electric field is this E, and it's an arrow, pero wala lang kabutang, basta kayo naka-bold siya, dira mo na siya vector. And then you have your magnetic field, B, and they are related with these two equations na. Dili na ko na ma-explain sa inyo in this presentation. However, this is what we call as cross product or vector product. And the other one, kinesha, is dot product. For the sake of awareness lang ba? Or scalar product. Diba? So it takes a deep math. It takes a deep math to unravel the mysteries of the relationship and the comparison between the electric field and the magnetic field. I hope you would appreciate physics because of these simple niceties in life. That's the end of this presentation. Thank you.